Idol, hindi pa rin tayo nakakabalik ng global, tap Philippines pa rin. Pero not bad, kaya naman goods pa rin. Napakatigas nga nung aking katapat, kaya naman nakatago na lang ako dito sa gubat. Hindi ako makapag-clear ng minions, pag lumalapit ako, bigla na lang akong binubuhat. Mamaya ka sa akin, patitikimin kita ng tadyak di gulat. Bala ko nga sanang pumalag dito, kaso naman early game pa lang, napakasakit na niya. Bala ko sanang i-kickback sa tower, kaso naman yung gagawin ko, mukhang nahulaan niya na. Grabe naman talaga to si Odette, napakalupit talaga. Nagulat nga ako sa nana dito, hindi natatakot, nakikipagsabayan. Ibang klaseng nana to, tinatangke niya yung kalaban. Napakaangas naman itong nana na to, hindi man lang kinikilabutan. May item na akong isa, kaya naman pumalag na ako dito. Iniwasan ko yung mga skill, sabay pinalipad yung kalaban, parang nakasakay sa aeroplano. Mabuti na lang eksakto, hindi nagkamali sa aking mga pinaplano. Pinush ko na nga yung tower dito habang wala pa yung katapat ko. Nagro-rotate yata yung Odette, kaya naman pagkakataon ko na to. Nandun pala siya sa mid, kaya naman binilisan ko yung takbo. Nalilibang siya masyado kay nana, siguradong aabutan pa natin to. Lalo nga akong ginanahan nung nakita ko, one hit na lang yung kalaban. Kaso naman yung nana biglang nabigyan, masyado kasing matapang. Hindi bale, ako na lang ang babawi para yung pagod mo hindi masayang. Akala ko nga dito tapos na yung laban. Balak pa yata akong gulati, nakaabang pala dito yung ibang kalaban. Buti na nga lang, wala pala tong ultimate simula win. Kaya binigyan ko na lang ng banana kickback papunta sa tower namin. Hindi umabot si Amon, kaya naman umalis na lang ako na parang nothing happened. Nakuha nung kalaban dito yung Lord, nakapag-push tuloy sila. Ang kulit pa nitong Odette, laging nakaabang sa akin, talagang ayaw magpahinga. Kaso naman nakaabang na rin yung mga kampi ko sa kanya, kaya tuluyan ko nang pinagpahinga. Nandun din pala yung mga kampi niya, kaya naman pala saksakan ng tapang. Dito pala nagpo-push sa top, nakaabang isang damakmak na kalaban. Pero napakatindi nung apoy ni Balyir, sila yung pinapahirapan. Kaya naman dito yung mga kalaban halos walang galawan sa dami ng slow at ng stun. Kaya naman hindi na ako nagalinlangan pasukan ng pasukan. Kahit pa magsitakbuhan, sigurado na mga abutan. May natitira pa, pati itong makulit na mulawin, hindi na nakalipad, tuluyan ang natuluyan. Nagrekta na nga sa top yung nana, kaya yung mga kalaban pinigilan naming makauwi. Tunaw nang napakasarap yung dalawa, kaya naman pati si Balyir na pangiti. Kala ko matatapos na ni nana, kaso naman nakabantay pala dun si Bruno. Kaya itong si Odette na lang ang binigyan namin ng sakit sa ulo. Nabigyan pa nga yung nana dun sa top, napakatapang naman talaga. Ang pinakamabuti nating gawin, maglord na lang tayo habang yung mga kalaban natutulog pa. Napakasakit na nga nitong Cecilia, nakakarami na sa amin to. Kaso sayang naman ang nakashutdown, hindi ako. Pero okay lang naman, basta si Lord sa amin pa rin ito. Gumagawa pa nga ng pangarap tong si Bruno, kaso naman hindi na matutupad. Bago pa niya mabot yung tower namin, binigyan ko na ng sipang lumilipad. Kaso nabigyan din yung MM namin itong si Odette. Kaya kailangan bawian ng napakalupet. Bigyan agad ng banana kick habang wala pang ultimate. Sa sobrang gulat niya, hindi na nakapag-concentrate. Kaso naman ako palang malalagot ngayon. Nakabang na tong Cecilia, pati na rin itong si Amon. Tinamaan na nga na magaling, talaga namang napakasakit. Pero mas masakit pa rin yung sinapit nung pinagpalit sa malapit. Pero napakasipag ni nana, tinapos na yung ending dahil walang forever. Panalo na naman ng mga winner. Victory, baby!